Hello guys, magandang araw sa inyo. My name is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Ang topic natin for today is 3 ways to finance your property. Manood at matuto. So, i-discuss sa inyo yung 3 ways to finance your property. So, napaka-importante itong video ito since nagda-down payment na kayo sa mga sa bahay or sa kondong pinili or binili, papasok na kayo sa mga institusyon na ito kung natapos na yung down payment nito. At remember, may mga requirements to bago nyo makuha yung mga servisyo nila. So, sa iba kayo malaman itong mga institusyon na ito at mga requirements? Okay, ito yung sumusunod. Una, ang pag-ibig fund. Ito isang government institution at may mga requirements to. Ano yung mga requirements? Dapat 24 months ka na naghuhulog ng pag-ibig mo sa trabaho mo. Or pwede rin kang maging volunteer na naghuhulog. Kung wala kang trabaho or self-employed ka or nasa negosyo ka, pwede kang mag-volunteer na maghulog. Basta punta sa pag-ibig pan na branch na malapit sa inyo. Pangalawa, dapat wala habang nabuhul ka or may pag-i-refund ka, dapat walang salary loan na hindi bayad or housing loan or foreclosed loan na property. Kung meron man, hindi kayo ma-approve sa future na loan nyo sa pag-ibig. So remember, napin sa inyo, be responsible to your finances. Banks. So ang maganda sa banks naman is you have so many options sa banko. If you have so many banks na pwede natin pagpiliin. At case-to-case basis tayo pagdating sa interest rate. So, may iba ba silang offer po mo. Yun ang maganda naman sa banko. So, ideally, interest rate nila is around 6-8%. But depende rin yan sa bankong pipiliin. So, may requirements to. So, dapat if 21 years old, and not more than 6 years old ang mag-loan. So, case-to-case basis naman kung pagdating sa age. And dapat is ideally 30K ang iyong sweldo. Kung 30K, mas safe ka, makakapasa ka sa banko pag sa loan. But case-to-case basis to, depende to sa bahay na pipiliin nyo or sa location na bahay na pipiliin nyo or yung offer ng developer. Na what kind of buyer. And pagdating naman sa business owners, dapat 2 years ka nang may ITR. Ano yung ITR? Ito yung tinatawag na income tax return and financial statement. 2 years dapat. Number 3 is yung in-house. So, ang in-house naman po ay the last option. Kung hindi ka pasado sa pag-ibig at wala ka namang requirements sa banko, like the ITR or payslip, mostly ang kumuha na ito is mga self-employed or businessman since that they have cash but they don't have the requirements, they get this option. Ang maganda dito is that you have an option na umutang sa developer ng pera. But the difference is the interest rate. Mas higher to sa banko or pag-ibig. Sinabi ko sa inyo na 6-8% lang ang bank sa pag-ibig. Dito naman ay 15-18%. And shorter yung term to pay, mga 5 years lang. 3-5 years. Not more than 10 years. Kasi mahihirapan ka na magbayad dahil tataas na yung interest sa in-house. So, I hope may natutunan kayo dito sa video na to. So, let's do a recap. Una is pag-ibig. Pangalawa is bank. And pangatlo is in-house financing. So, ito yung 3 ways to finance your properties. So, sana may natutunan kayo dito sa video ito. Please like and share and subscribe. And have a great day. See you again. Thank you so much for watching. See you again on my next video.